Hello! Welcome back to my channel. This is Cecile once again. Today's video ay re-repot tayo ng Monstera Adansonii or Adansonii. And yung aking Alocasia Sibrina. But before tayo magtanim, please subscribe and like this video and para ma-update kayo sa mga new videos ko pag nag-upload, pag nag-post ako. And bago tayo magtanim, may konting kwento ako. Kagabi kasi nag-vlog ako and alam ko naman na ilang beses na ako nag-vlog na gabi, hindi maganda yung kalalabasan, pero ginawa ko pa rin, nag-try pa rin ako, kumbaga pinilit. And ang nangyari na itong aking Monstera dito sa Big Pot na kabig ko ng elbow ko, ito yung isang dahon. Kaya ito naputol. And kagabi ko lang na laman na ganun pala siya ka ano, kahina yung kanilang stem. Madali pala sila maputol. Kasi actually, alam niyo ba, kahina lang din sa akon. Bala nga pag ano, pagiyo sa akon ng elbow. Pero nautod ko gid siya dayon. So, sa ngayon, ito yung sa Big Pot ko, habang wala pa akong nakitang pot para dito. So, okay na muna na dito muna itong Monstera ko. And, kagabi, ito siya, nag-cut na ako ng tatlong cut. Ito yung pinakatalbos. And itong dalawang cuttings. So, ang gagawin ko ngayon, ito yung pinakatalbos. Ilagay ko muna sa water. May glass ako rito. So, dito ko muna siya ilagay. Kasi yung may plano ako na parang gusto ko mag-try na maghang ng Monstera. Gawin ko siyang hanging. So, habang hindi pa ako nakapag-decide, dito ko muna siya ilagay sa water. And ito yung dalawang cuttings ko. Actually, pwede na siya maging tatlo eh. Kasi meron naman siyang ugat. Yung isang dahon and yung isang dahon meron na rin. Pero ginawa ko lang siyang isang cuttings. So, dito ko ilagay. Meron akong, kikita ba? Meron akong pot dito. Dito ko siya itatanim. And lagyan ko siya ng pool para may akyatan yung Monstera. Kasi alam nyo ba, pag yung nanotice nyo kung ang likes ang ato nyo putos, kung itanom ka sa duta kag may puno siya nga may puno na ginagapangan, diba lumalapad yung kanilang dahon. So, kung nakahang ang aton putos, di ba, yung dahon yung pababa, do kadagmay sa dahon, hindi lapad. So, the same man sa aton Monstera. So, ang gagawin ko, lagyan ko siya ng pool para nga may akyatan ang dahon and para maglapad, dala. Kag ang ginimo ko, ariyo, ginabutang ko di sa, ano, ang duwa ko ka cuttings, nilagay ko pa dito, dinagdag ko pa dito sa lupa para do sa puno niya bala, para do hindi bala kalbo lang tawon haw. Pwede naman nga isa lang siya kapuno nga way ko bingkat, pero kay gusto ko do kadabong bala sa puno. So depende man na sa inyo ah, kung gusto niyo nga do kadabong sa iya. So pwede naman na diyan niyo lang iano, dagdagan niyo rito sa puno para do kung titingnan, parang marami siyang dahon. Diba? Actually, mabilis lang naman itong Monstera. Dumami. Mabilis lang talaga ito magtanim. Parang ano rin. Parang putos din. Ayan.
And need ko na silang diligan kasi medyo dry na yung kanilang dahon. Ayan. So okay na. And next, ito yung aking alocasia sabrina. So dito ko siya ilalagay. Dali lang kay Gasabag, may balang cord, so nga ako na mic. Gumagamit ako ng mic kasi nga yung ano, mga tao dyan umaingay. Mahina pa naman yung boses ko. Ayan. As usual, wala na naman akong ano, wala na naman akong gloves. Nabili ko itong alocasia ko, Sabrina, mga 1 month or less than 1 month. Nabili ko siya. Then, yung mga dati niyang dahon, nakat ko na. And ito ngayon, ito na yung bago niya. Bagong dahon na ito ngayon ang lumabas. Itali natin ito. Para makatayo yung dahon. Alam niyo ba yung Bacolod ngayon walang tubig? And may ibang area na wala ring ilaw. And dito sa amin, akala nga namin mawalan din kami ng tubig, pero sabi daw si, kanilang 6 to 5 mag-i-stop na yung water and babalik mamayang 5, but hanggang ngayon may tubig pa kami. Siguro hindi na apektuhan ang aming area. Ayan, so ito na, okay na. Ayan, and ito yung isa na pinutol ko. Ito yung pinakatalbos niya. Lagyan ko muna ng tubig for the meantime na hindi pa ako nakapag gawa ng kanyang hanging pot. Wala pa ako pang hanging pot niya. So dito siya muna. And ito yung naputol. Kaya ang ibig sabihin nito kagabi na huwag mo nang ipilit yung hindi pwede. Ayan, ito yung resulta. Naputol-tuloy yung isang dahon. Ano pa naman ako, ingat na ingat sa mga dahon ng mga plants ko. Kasi nga, yung sabi ko nga rito sa bahay, ingatan lagi yung mga halaman na hindi masira yung dahon. Kasi kahit anong ganda ng halaman, kung napunit na yung kanilang mga dahon, hindi na sila gwapa, hindi na sila balab, pretty, lantawon, no, diba? So, yun. Eh, ang nangyari, masama pa kahit nautod ko gidyang dahon sa nga kong monstera. And ito, so sa ngayon, okay pa ako rito. Maghahanap muna ako ng big pot. Pag may nakita na ako, so i-re-repot ko siya. And meron pala ako ipapakita rito sa inyo. Yung pangalan nito, anong pangalan nito? Sandali. Meron akong Amidrium medium. Tama ba? Amidrium medium. Sabi dito, parang wild monstera daw. Pero hindi naman sila, hindi naman daw family sila na monstera. Ang nanotice ko rito is, ano siya, dark yung kanyang pagka-green, no? Yung monstera medyo light ng konti. Ayan. And yung lagi ko sinasabi sa nakaraan, may friends ako na nag-chat kami, nagsabi sa akin ang kanyang daw mga halaman ikulay dilaw na yung mga dahon. So ang sabi ko lagi na wag i-direct sun yung ating halaman. May mga plants na pwede may tolerance sila sa araw, but may mga plants na hindi pwede i-direct sun. Pwede sila sa mga dali lang bala nga mga
mga silak sang adlaw, pero hindi gid nga lawig nga until afternoon. Kiti masunog ang ilang dahon and sobra blaka stress, especially kung subo ang chimpo natong subong summer, no? So kasakit din sang init. Same na sa aton nga skin nga, di ba, pag sobra kainit ka hapdi, masunog man ang panita. So same man sa aton nga plants. And subong nga summer nag-iiba na yung direksyon ng araw. Dati bago mag-summer, itong lanay namin wala siyang wala bala silak sang adlaw. Pero now kay nag iba na naman yung direksyon ng araw. So ngayon summer, mayroon na mga 7 o'clock papasok na yung araw dito, then until 9 or 10. Then mga lunchtime wala ng araw. So okay naman ang mga plants ko dito, ka healthy man ah. Kay mabalaan mo man pag ano, malalaman naman natin pag hindi okay ang plants sa iya bilang nga lugar na gimbutangan. Kiti makita ka do ka subo man sa iatsura, tapos do ka ano balaan do, hindi siya happy ah, no? Di ang akon di so far do okay man, naga healthy man sila, kag the more sila nga naga green ang ilang dahon. So mga amiga, sa sunod naman na video, kita nai naman ta sa dason nga vlog ko ah. So thank you sa mga naglantaw sa akon ng mga video. Thank you sa nag-like at nag-new subscribers nakon. Next video ulit. Bye-bye and thank you.